Magandang hapon po sa kapatiran sa Grace Fellowship Church. Nawa po ay lahat kayo nasa mabuting kalagayan. Magandang hapon din po sa ating mga bisita na sinasamahan tayo ngayon sa ating live stream service. Welcome po. At ngayon po ay patuloy tayong mag-aaral ng aklat ng Lucas. At bago po tayo makapakinig, makinig ng pagpapahayag ng banal na salita, tayo po ay umawit. Sabay-sabay po nating awitin simula sa Turn Your Eyes Upon Jesus. Strangely dim in the light of His glory and grace.
Pagbasa mula sa mga awit 119 versikulo 111 hanggang 113. Mga awit 111 to 112. Ang bigay mong mga utos ang pamanang walang hanggan. Sa puso ko'y palagi nang ang dulot ay kagalakan. Ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan. Sundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ang Diyos nawang magpala sa kanyang, sa pagbasa sa kanyang banal na salita. Tayo po ay tumungo kay Pastor Rafi para po pangunahan tayo sa panalangin. Maraming salamat kapatid sa pagbasa ng salita ng ating Panginoong Diyos sa banal na kasulatan. Tayo po ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Ang pangalan mo lamang Panginoon ang dapat papurihan at sambahin sa amin pong pagtitipon sa mga oras po na ito. Wala pong ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang buhay na Diyos, makapangyarihan sa lahat, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na marunong sa lahat, kumikilala ng isip at puso ng tao. Panginoon, hayaan mong ikaw ay aming purihin, sambahin at dakilain sa mga sandali po na ito. Muli ay amin pong idinudulog sa inyo ang aming mga sarili. Kami po ay nagpapahayag ng aming mga pagkakasala, ng aming mga pagkukulang, ng aming pong mga pagkakamali. Patawarin niyo po kami at dulutan ng inyong paglilinis at kami po Panginoon ay inyo pong gabayan sa amin pong pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Nawa po sa pamagitan ng inyong mga salita ay makonfirma po ang tunay naming pagkakilanlan sa iyong harapan. Kung kami po ay tunay mong alagad, dapat kaming magpasalamat at patuloy na lumago at maglingkod ng matapat. Kung kami naman po ay hindi tunay na
inaalagad ayon sa pag-aaral namin ng inyong mga salita. Kami po ay humingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, sa aming kakulangan ng kaunawaan, at tulungan niyo po kami na nawa, O Diyos, ay magpakumbaba at patuloy na hingin sa inyong paanan na maitama ang aming maling prinsipyo, ang aming maling pagkaunawa, sapagkat iyo naman ay isa sa mga tungkulin ng inyong mga salita. Panginoon, maraming salamat po. Abutin niyo po ang bawat manunood na wa po ay gawin yung ikaliliwanag ng aming mga isipan ang salita po na ito na aming pagbubulay-bulayan. Gawin niyo po itong kalakasan po namin at kaaliwan, sa lalo na po sa mga panahon po na ito. Salamat po. Tulungan niyo ang inyong lingkod. Abutin niyo po ang inyong lingkod at mga manunood, at magkaroon kami ng iisang kaisipan na kung saan ay nakaangkla lamang sa aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Hayaan niyong basahin ko po sa inyo ang Lucas, Kabanatang 6, mga talatang 43 hanggang 49. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin namang masamang punong kahoy na mabuti ang bunga. Sapagkat ang bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga. Sapagkat ang mga igos ay dinaaani mula sa mga tinikan, at hindi napipitas ang mga ubas sa dawagan. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. Ang masasamang tao mula sa masasamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan. Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at ginagawa ang mga ito. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humuhukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon. Ngunit hindi ito natinag sapagkat mahusay ang pagkatayo nito. Subalit ang nakikinig at hindi ginagawa ang mga ito ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Nang ito'y hampasin ng ilog, agad na nagiba at malaki ang pagkasira ng bahay na iyon. Naway pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating isipan at sa ating mga puso, at ng atin itong maisagawa. Ang pamagat po ng mensahe, pagtukoy sa likod ng matalinhagang pagtuturo. Pagtukoy sa likod ng matalinhagang pagtuturo. So mga kapatid, patuloy nating tinatalakay ang mga katangian at pag-uugali ng mga tunay na alagad ng Panginoong Hesukristo. So sa nakaraan nating pagtalakay ay atin pong pinagbulay-bulayan ang pagiging mahabaging alagad. Ang pagiging mahabaging alagad ng Diyos ay nararapat na maipahayag sa pamamagitan ng pagpapatawad at masaganang pagbibigay ng kapatawaran at kabutihan sa kapwa. Sa pagsasagawa ng katangian ito ay kinakailangan ang pamantayang panukat o standard ay umpong halimbawang itinuro at inihalimbawa mismo ng Panginoong Hesukristo sa pag-uugali ng siya'y namuhay dito sa lupa. Ang mensahe na yon nung nakaraang linggo ay humintok tayo doon sa talinhaga tungkol sa bulag na tagaakay ng kanyang kapwa bulag. Doon ay pinapaunawa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad na dapat nilang sundin ang itinuro ng Panginoong Hesukristo, partikular sa pagiging maibigin sa kapwa na itinuturo niya doon sa naunang mga talatang 27 hanggang doon sa 38. Nang sa gayon ay hindi man nila mahigitan
ang Panginoong Heso Kristo bilang kanilang guro, sapagkat ang matulad sila sa Panginoong Heso Kristo sa pangunawa at maging sa pag-uugali, sapagkat matama nilang inuobserbahan ang Panginoong Heso Kristo sa katuruan, sa ugali at sa gawi. In verse 40, sa maghuhuli, hindi nais ng Panginoong Heso Kristo na ang kanyang mga alagad ay maging mapagpaimbabaw sa pag-uugali. Kung kaya't hinimok niya ang mga alagad na bago nila turuan ang iba, kapwa alagad, bago nila ayusin ang kapintasan at mga pagkakamali ng iba, dapat ay sila muna ang dapat matuto kay Heso Kristo at ipamuhay nila ang pag-uugali na itinuturo at inihalimbawa ng Panginoong Heso Kristo sa kanila. Yun po ang idinidiin doon sa mga talatang 41 hanggang 42. Ngayon naman po ay tatalakayin natin yung pong sumunod na mga apat na mga talinhaga pa na sinabi ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang mga alaga doon sa kanyang pagpapatuloy. Ito pong apat na talinhaga na ito ang siyang ating magiging mga punto. Dito po sa apat na talinhaga na ito, ang unang punto ay ang talinhaga ng dalawang punong kahoy sa verses 43 to 44. Ikalawang punto, ang talinhaga ng dalawang lalaki sa verse 45. Ikatlo, ang talinhaga ng dalawang pag-angkin sa verse 46. At ikaapat, ang talinhaga ng dalawang nagtayo ng bahay sa verses 47 to 49. Simulan po natin ang pagtalakay doon sa unang punto, ang talinhaga ng dalawang punong kahoy. Verse 43 to 44. Sabi po doon ay ganito, sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin namang masamang punong kahoy na mabuti ang bunga, sapagkat ang bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga, sapagkat ang mga igos ay hindi naaani mula sa mga tinikan at hindi napipitas ang mga ubas sa dawagan. Dito po sa talatang 43 ay mayroong binanggit ang Panginoong Heso Kristo na dalawang punong kahoy na may magkaibang katangian o pagkakilanlan. Ang mabuting punong kahoy at ang masamang punong kahoy. Ang mga punong kahoy na binanggit dito ay ginamit ng Panginoong Heso Kristo bilang paghahambing doon sa dalawang uri ng mga alagad. Samantala ang mabuti at masamang pagkakilanlan ng mga puno na binanggit ay iniahambing sa pag-uugali ng dalawang uri ng mga alagad na nabanggit. Malinaw na ang mabuting punong kahoy ay tumutukoy sa alagad na may mabuting pagkakilanlan o katangian. At dahil mabuti ang pagkakilanlan o katangian ng mga alagad na ito, siya ay nagtataglay ng mabuting pag-uugali. Gayon din naman, ang masamang punong kahoy ay tumutukoy sa isang alagad na may masamang pagkakilanlan o katangian. At dahil masama ang katangian ng taong ito, siya ay nagtataglay ng masamang pag-uugali. Ngayon, ano po ang punto ng Panginoong Heso Kristo sa sinabi niya pong ito? Malinaw po ang pinupunto ng Panginoong Heso Kristo dito habang kaharap niya at kausap ang kanyang mga alagad. Ang punto na ang mga alagad na ang mga alagad na may masamang pagkakilanlan o katangian ay hindi maaaring normal na magkaroon ng matuwid na pag-uugali. Ang katotohanan na yan ay nauna nang sinabi ng Panginoong Heso Kristo
sa harapan mismo ng mga Pariseo. Sa Mateo 12:33-35, ano po ba ang sabi doon? O gawin ninyong mabuti ang puno at mabuti ang bunga nito, o gawin ninyong masama ang puno at masama ang bunga nito, sapagkat ang puno ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasalita ng mabuting bagay gayong kayo ay masama? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay magsasalita ang bibig. Ang mabuti ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan. At ang masasamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. Ano ngayon ang hamon sa mga alagad ng Panginoong Hesukristo sa sinabi nito sa kanyang mga alagad? Ang hamon ay ganito, kung ibig nilang magkaroon ng matuwid na pag-uugali na magkukumpirma ng kanilang tunay na pagkakilanlan na sila ay talagang alagad ng Panginoong Hesukristo, kinakailangan pakanaisin nilang maging malinis ang kanilang mga pamumuhay. Kinakailangan maging malinis ang kanilang puso na makikita sa kanilang pamumuhay nang sa gayon ay maging epektibo silang makapagministeryo sa mga tao tulad ng inihalimbawa sa kanila ng Panginoong Hesukristo na kanilang guro. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 13 to 16 ay ganito, kaya nga't ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip, na supiling ninyo ang inyong sarili, kalaman, at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Kristo. Tulad ng mga masuluring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Sapagkat talaga naman mga kapatid, na ang isang bunga mula sa isang partikular na pagkakilala ng isang puno ay siyang palaging magsasabi kung ano ang pagkakilanlan o katangian ng puno na iyon. Ito ang ibig bigyan ng diin ng Panginoong Hesukristo sa talatang 43 na sinabi niyang, sapagkat ang bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga, sapagkat ang mga igos ay di naaani mula sa mga tinikan at hindi napipitas ang mga ubas sa dawagan. Ano po ang nais ipaunawa ng Panginoong Hesukristo dito sa kanyang mga alagad? Pinapaunawa po ng Panginoong Hesukristo dito na hindi ang mga Pariseo ang kanyang kinakausap dito, kundi sila mismo na mga alagad niya. Na palaging ang pag-uugali ay dapat kaugnay palagi ng pagkakilanlan o katangian ng isang alagad. Walang iniwan ito sa katotohanan na kung ano ang katangian ng ugat ng puno ay siya rin siguradong bunga nito. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, maasim man, mapakla man ang bunga nito, uubod man ng tamis. Subalit siguradong iyon talaga ang pagkakilanlan nung punong iyon. Halimbawa ay ang punong mangga. May punong mangga na maasim ang bunga at mayroon din namang punong mangga na matatamis naman ang bunga. Subalit hindi mababago ang pagkakilanlan o katangian ng puno na iyon, maasim man o matamis ang bunga. Iyon ay mananatiling puno ng mangga. Ano ang kaugnayan nito sa pinag-uusapan natin ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo? Kasama na po tayo.
Totoo na ang sinumang nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo ay may bagong pagkakilanlan o katangian. Tayo ay mga Kristiyano, kabilang sa mga anak ng Diyos, mga alagad ng Diyos, lingkod ng Diyos na pag-aari niya at para sa Kanya. Gayunpaman, hindi lahat ng pag-uugali natin ay pare-pareho. Hindi tulad ng bunga na lahat matatamis at hindi naman lahat ng bunga ay maaasim. Ang punto, may mga Kristiyano, may mga anak ng Diyos, may mga alagad at lingkod ng Diyos na hindi perpekto sa pag-uugali, sapagkat patuloy na binabanal. In 2 Corinthians 7:1, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Ano ba yung pangako na yan? Na pananahanan tayo ng Diyos, ang Diyos na tunay, ang magiging Diyos natin, pag-aharian tayo ng Diyos, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang magiging Ama natin. So, yan ang pangako. So, mga minamahal, yamang taglay natin ang pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman ng Espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Subalit hindi naman, ang mga Kristiyano, hindi naman sagad sa kasamaan ang pag-uugali sapagkat hindi naman naaktibo sa pagkakasala. In 1 John 3:9, ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. So sa ayaw natin at sa gusto, tayong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mga alagad o lingkod man ng Diyos, ay ganito po tayo sa pag-uugali. Hindi perpekto sapagkat nagkakamali pa rin, subalit hindi rin aktibo sa kasalanan o sagad pa ang pamumuhay sa kasamaan sapagkat patuloy na binabanal. Subalit ang ating pagkakilanlan o katangian kay Hesukristo ay hindi na mababago. In 1 Peter chapter 2 verse 9, ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan, ngunit ngayon bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo ng habag. Dangan lamang may mga alagad na masasabi nating maasim, mapakla ang kanilang bunga. Kasi may mga alagad na hindi talaga nakikinig at hindi nasunod sa katuruan ng Panginoong Hesukristo. At itong mga alagad na ito ay maaaring mga pasawain na miyembro ng simbahan. And yet, kiniklaim nila na sila'y alagad ng Panginoong Hesukristo. Kaya ganun, mga kapatid. Ligtas naman, kaya lang yun nga, ang kanilang pag-uugali ay naroon pa rin sa pag-uugali ng hindi mananampalataya kasi hindi nag-grow. Dahil hindi nila pinakinggan, hindi nila sinunod yung katuruan ng Panginoong Hesukristo. So sa dulo, sa unang punto na ito, mga kapatid, hindi sapat na malamnan ang utak natin ng mga katotohanan. Kinakailangan din na may matuwid rin naman tayong pag-uugali pagdating sa pakikipag-ugnayan sa mga taong nakakasalamuha natin sa ating lipunan. Ano po ang prinsipyo dito? Ang tunay na Kristiyano na nasa tamang katuruan Hesukristo ay pinapatnubayan ito ng matuwid, pinatutunayan ito ng matuwid na pag-uugali na inihalimbawa ni Hesukristo. Ang tunay na Kristiyano na nasa tamang katuruan ni Hesukristo ay pinatutunayan ito ng matuwid na pag-uugali na inihalimbawa ni Hesukristo. Ang hamon dito sa atin ay ano ang ating dasalin at hakbangin upang ang tamang katuruan
na tinanggap natin sa Panginoong Hesukristo ay hindi mapabulaanan ng mundong ito. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa ating ikalawang punto. Ang talinhaga ng dalawang tao. Ang talinhaga ng dalawang tao. Verse 45. Ganito po ang sinasabi. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan. Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Ito pong talatang 45 na isang maikling talinhaga ay tahasang mas higit na nagbibigay linaw lalo doon sa naunang pinupunto ng Panginoong Hesukristo tungkol sa punong kahoy at sa katangian ng bunga nito. Dito po ay dumiretso na siya sa usapin tungkol sa puso ng tao. Ganito po ang pagkasabi ng Panginoong Hesukristo dito. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. At ang masasamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan. Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Dito po ay malinaw na sinasabi ng Panginoong Hesukristo na ang imbakan ng kayamanan ng tao ay ang kanyang puso. Ginamit ang salitang kayamanan o thesaurus na ang ibig sabihin ay a storehouse for precious things. Ang pinaka-idea dito sa konteksto na ito, ito pong salita na ito ay nagmula pa sa isa pang salita na thesaimi na ang kahulugan ay deposit. Ngayon, ang sinabi dito ng Panginoong Hesukristo sa unang bahagi ng talatang 45 ay ang mabuting tao ay mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. Ano po ang punto ng Panginoong Hesukristo? Ang punto po ay ganito. Ang taong may mabuting puso ay siya yung maituturing na alagad na may tamang pagkaunawa mula sa katuruan ng Panginoong Hesukristo bilang sinanay nito bilang kanyang alagad. May tamang pagkaunawa kasi pinakinggan at sinunod. Bakit? Ano ba ang dapat nating maunawaan bilang sinasanay na alagad ng Panginoong Hesukristo para maging alagad tayo na may taglay na malinis na puso? Una, dapat nating maunawaan na ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo ay yung tunay na alagad ng Panginoong Hesukristo ay nananatili at sumusunod sa salita ng Diyos. Nananatili at sumusunod sa katuruan ng Panginoong Hesukristo na siyang itinuturo naman ng mga apostol, na siyang itinuturo ng Biblia at ipinapaunawa ng Espiritu Santo sa atin. Sabi sa Juan 8:31-32, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. At inyong nalalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Pangalawa, ang mga tunay na alagad ng Panginoong Hesukristo ay nag-iibigan sa isa't isa, bagay na hindi magawa ng mga nagkukunwaring alagad. Sabi sa Juan 13:34-35,
Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ikatatlo, ang tunay na Kristiyanong alagad ay namumunga ang pamumuhay Kristiyano. Sabi sa Juan 15:8, sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Ikaapat, ang tunay na alagad ng Panginoong Hesukristo ay patuloy na nagiging malapit, at habang nagiging malapit ay lalong lumalalim sa kaniyang mataimtim na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Si Pablo, sabi sa Pilipos 3:8-11, higit pa roon, sabi niya, ano ba yung roon? Philippians chapter 3 verses 4 to 6. Yung mga kung ano mayroon si Pablo previously na tinalikuran niya. Ang lahat ng bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo at ako'y matagpuan sa kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautusan kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya upang makilala ko siya, si Kristo, at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan upang makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Dalawang beses na ginamit dito ang salitang makilala. Ito pong salitang makilala na ito ay hindi lang basta maging laman ng isip. Ito po ay pagkakilala na itinatalaga ang sarili sa Diyos at una ang Diyos sa kanya. Parang ito ay relasyon ng mag-asawa. So dahil paraan ito ng Diyos, etong mabuting tao na may taglay na mabuting puso ay susunod siya sa Panginoong Hesukristo bilang kanyang guro at siya naman ay bilang alagad ng Panginoong Hesukristo. Yan po ang binibigyan ng diin sa talatang 45 sa unang bahagi na sinasabi, ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. Subalit ang masamang alagad na taglay ang kasamaang nakadeposito sa puso nito ay magsisikap naman ito ukol sa mga bagay at sistema na pag-aari ng sanlibutan na ito. Magiging mapakla kapag kaganito ang mangyayari, ang siyang nagsasabing siya ay alagad ni Kristo, subalit siya ay nakatali sa sistema, siya ay nakatali sa mga bagay na pag-aari ng bundong ito. Yung alagad na yan ay magiging mapakla at maasim ang kanyang bunga. Hindi maitatago na ang kanyang pag-uugali ay bagamat sinasabi niyang siya ay alagad ni Kristo, pero yung kanyang pag-uugali ay katulad ng sa hindi mananampalataya. Nasa laman ang pag-uugali. Sabi sa verse 45b, ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan. So kapag ka ang isang nagsasabing siya ay alagad, ay nakatali din sa kayamanan, katanyagan, kapangyarihan at iba't ibang uri ng kalayawan, hindi niya maitatago, hindi niya maililihim ang tunay na bunga nito.
At ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Panginoong Hesukristo na kailanman ay hindi maililihim ng sinuman. Yan ay lalabas at lalabas sa bibig ng tao at maging sa kanyang ginagawa kung ano ang nakadeposito sa kanyang puso. Yan ang sabi niya sa verse 45c, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Now, ano po sa atin ito mga kapatid? Malinaw po ang mensahe ng Panginoong Hesukristo sa atin dito na araw-araw ay dapat maging masidhi ang ating pagnanais na sumunod sa itinuturo sa atin ng Panginoong Hesukristo ayon sa kanyang mga salita. Sapagkat habang sumusunod tayo sa kanyang mga salita, patuloy ang pagdadalisay sa ating isip at kalooban ng banal na salita ng Diyos na ito. Bakit? Kinukonfronta ng salita ng Diyos ang mga mali at kasinungalingan ni Satanas na itinatanim sa ating isip at kalooban. Pinapabulaanan ng salita ng Diyos ang mga maling prinsipyo at panuntunan na mayroon tayo na pinipilit itanim ni Satanas sa isipan natin sa pamamagitan ng kanyang pagmamali. Sa pamamagitan din ng salita ng Diyos ay ibinabalik tayo doon sa orihinal na makadiyos na panuntunan at prinsipyo sa buhay. Kahit sa maraming pagkakataon ay lubhang masakit ito, subalit ito ang tamang pamamaraan ng Diyos upang tayo ay makabalik sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay upang tayong mga tao ng Diyos, the servant of God, ay maihanda sa paglilingkod at lumago pa sa mabubuting gawain bilang Kristiyano. Ano po ang prinsipyo na maaari nating makuha dito? Ang Kristiyanong may matuwid na pamumuhay ay yung mga matapat na nananatili at matapat na sumusunod sa katuruan ng Panginoong Hesukristo. Ano po ang hamon? Ano-ano ang mga ginagawa nating hakbangin upang makapanatili tayo at makasunod sa katuruan ng Panginoong Hesukristo sa Biblia? Pupunta po tayo doon sa ikatatlong punto. Ang talinhaga ng dalawang pag-angkin. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Yan ang sabi sa verse 46. Ito pong talatang 46 ay nabanggit ito ni Mateo sa kanyang naging tala, partikular doon sa Mateo 7:21-23. Ang pinaka-intensyon ni Mateo sa pagkatala niya nito ay may kaugnayan ito doon sa sinasabi ng Panginoong Hesukristo tungkol sa mga bulaang mga tagapagturo. Dito naman sa Ebanghelyo ayon kay Dr. Lucas, isinama niya ito bilang kaugnay sa konteksto na ito. Ang pinaka-intensyon dito ni Dr. Lucas kung bakit niya binanggit ang tungkol sa sinabi na ito ng Panginoong Hesukristo. Ang intensyon ng Panginoong Hesukristo dito, bigyan ng babala, warning, ang mga alagad tungkol sa kanilang motibo sa pagsunod nila sa Panginoong Hesukristo bilang alagad nito. Binalaan ng Panginoong Hesukristo ang mga alagad na ganito, dapat ipamuhay ng mga alagad ang itinuturo sa kanila ng Panginoong Hesukristo. Kailangan. Ang tanong ay bakit? Sapagkat posibleng ang pagiging alagad ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo ay maaaring maging isa lamang trabaho na magandang pagkakitaan, magandang tungtungan para sa popularidad at para magamit sa political na karera para sa kanila. Judas Iscariote. So ang nais kasi ng Panginoong Hesukristo dito ay maipaunawa sa mga alagad na ano?
na ang pagiging alagad ni Hesukristo ay ginagawa, ipinapamuhay bilang pagpapahayag ng katapatan sa Diyos at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Santiago 1:22-25, maging tagatupad kayo ng salita. Maging tagatupad tayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita ng Diyos at hindi tagatupad, siya ay tulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin, sapagkat minabasdan niya ang kanyang sarili at umalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Mga kapatid, hindi kailanman matatawag na tunay na alagad ng Panginoong Hesukristo. Ang nagsasabing siya ay alagad ng Panginoong Hesukristo, kung ang alagad na ito ay sinasabi niya na ang Panginoong Hesukristo ang kanyang Panginoon, subalit winawalang halaga naman ito ang katuruan ng Panginoong Hesukristo. Matutulad lamang siya sa isang Pariseo na kabilang sa sektang Judaismo, na bagamat ginagamit ang titulong Panginoon, Panginoon, pero para sa mga Pariseo na ito, isa lamang itong uri ng pagbibigay diin sa pagtawag nila sa isang partikular na persona na kanilang kakausapin. Pero dito, ginamit din niya ng Diyos mismo nang tawagin niya si Moises. In Exodus 3:4, nang magamit ng Panginoon na siya'y pumunta sa kabila upang tumingin, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mahabang punong, mababang punong kahoy. Moises, Moises, sumagot siya, narito ako. Subalit dito sa konteksto ni Dr. Lucas, ang paggamit ng titulong Panginoon, Panginoon, Lord, Lord, ay hindi gayon ang diin katulad ng kay Mateo. Ang diin dito ni Dr. Lucas ay tungkol sa mataas na paggalang sa Panginoong Hesukristo bilang makapangyarihang Diyos, tagapagligtas ng mga makakasalanan, at bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat at may kapangyarihan sa lahat. Ano po sa atin dito? Mga kapatid, dapat nating suriin ngayon ang ating mga sarili sa tulong ng Espiritu Santo at salita ng Diyos. Kung ano ba talaga ang ating motibo sa ating pagsunod sa Panginoong Hesukristo? Kung ano ba talaga ang ating motibo sa ating paglilingkod sa Panginoong Hesukristo? Kung ginagawa natin ang mga bagay na ito na labas sa katapatan natin sa Panginoong Hesukristo, kung ginagawa natin ang mga bagay na ito na labas sa kalooban ng Diyos, aminin natin ito sa harapan ng Diyos. Magpakumbaba tayo at humingi po tayo ng kapatawaran sa Kanya, sapagkat ang gawain na ito ay paglapastangan o kawalan ng respeto sa Diyos bilang ating Diyos at tagapagligtas, at Siyang may buong kapamahalaan sa ating buong buhay. So matakot po tayo. Matakot po tayo na mag-alay ng mga bagay o gumawa ng mga bagay para sa Diyos na hindi naman natin ginagawa ng tama ayon sa pamamaraan ng Diyos. Dahil iyan po ay paglapastangan at kawalan ng paggalang sa ating Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, ang tunay na kumikilala kay Hesukristo bilang Panginoon ay yun lamang kumikilala rin ng lahat ng kanyang itinuturo sa banal na kasulatan. Labas po diyan ay huwad ang taong iyon. Kapag sinabi kong kumilala ng lahat ng itinuturo ng Panginoong Hesukristo sa banal na kasulatan, tinatanggap natin
at sinusunod ng buong buo ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga salita. Tinatanggap natin at sinusunod ng buong buo kahit minsan ay masakit. So ano po ang prinsipyo dito? Ang sino mang kumikilala kay Hesukristo bilang Panginoon na tagapagligtas ay naniniwala at sumusunod din sa lahat ng kanyang mga katuruan sa banal na kasulatan. Ano po ang hamon bilang Kristiyano? Ano ang katibayan na hawak natin na talagang lehitimo tayong nasa ilalim ng pagkapanginoon ni Hesukristo? Pupunta po tayo sa ika-apat na punto. Talinhaga ng dalawang nagtayo ng bahay. Verses 47 to 49. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at ginagawa ang mga ito. Siya'y tulad ng isang taong nagtatayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon. Ngunit hindi ito natinag sapagkat mahusay ang pagkatayo nito. Subalit ang nakikinig at hindi ginagawa ang mga ito ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Nang ito'y hampasin ng ilog, ay kaagad na nagiba at malaki ang pagkasira ng bahay na iyon. Itong huling talinhaga na ito ay apila ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng kanyang tagapakinig. Of course, lalong-lalo na sa mga alagad. Bakit? Ano ba ang ibig mangyari ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad matapos niyang turuan ang mga ito? Ano ba ang inaasahan natin ng sa atin ng Diyos matapos tayong turuan sa ating mga Bible studies at mga Sunday services, seminars at mga spiritual gathering na may kinalaman sa salita ng Diyos? Wala na pong iba kundi ang sundin ang kanyang katuruan matapos itong mapakinggan at masaliksik. Ano po ang sabi sa Santiago 1:21-25? Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad niya, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ng kanyang likas na mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis, at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Nasa ko na kanina yan. Kailangang ulitin para ang ating isipan ay matanim sa ating isipan ang kanyang salita. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nanatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na tumutupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Ngayon, dito po sa tatlong mga talata na ito, ay naglatag na ang Panginoong Hesukristo ng kanyang konklusyon. Sinabi sa talatang 47, ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at ginagawa ang mga ito. Dito ay ipinapakita ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, kung ano ang larawan ng kanyang tunay na alagad. Na kung saan ang tunay na alagad ay lumalapit sa kanya, nakikinig ng mabuti ng kanyang mga katuruan, at matapos mapakinggan ang katuruan na iyon, ay talagang ipinapamuhay ang katotohanan nito. Inilalarawan din niya kung sino naman ang hindi niya tunay na alagad. Verses 48-49. Siya'y tulad sa isang taong nagtayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang isang baha, umampas ang tubig sa bahay na iyon.
Ngunit hindi ito natinag sapagkat mahusay ang pagkatayo nito. Subalit ang nakikinig at hindi gumagawa ng mga ito ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Nang ito'y hampasin ng ilog, ay kaagad na nagiba at malaki ang pagkasira ng bahay na iyon. Unahin natin ang verse 48. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon. Ngunit hindi ito natinag sapagkat mahusay ang pagkatayo nito. Walang duda na ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo sa talatang 48 na isang taong nagtayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato, yan ay ang paglalarawan niya sa kanyang tunay na alagad na matiyagang nakinig at matiyagang ipinamuhay ang kanyang mga katuruan. Dito ay binibigyan ng diin ni Dr. Lucas ang paghukay ng malalim upang ilagay ang malalim na pundasyon. Sinasabi sa pag-aaral na habang sinusulat ni Dr. Lucas ang tungkol sa bagay na ito, ay tumatakbo sa isip niya yung itsura ng struktura ng tahanan ng mga Helenista na pawang mayroong mga silungan o tinatawag na basements. At yung ugali din ni Dr. Lucas pagdating sa pagtrato sa salita ng Diyos ay katulad din nito. Hindi yan malayo sa kung paano yung ginawang pagsaliksik ni Dr. Lucas nang isulat niya ang ebanghelyo na ito. Sabi niya sa Lucas 1:2-3, ayon sa ipinaalam sa atin ng mga taong buhat pa sa pasimula, ay may mga saksing nakakita at mga tagapangaral ng salita, ay minabuti ko naman pagkatapos na siya sa ating mabuti ang lahat ng mga pangyayari buhat sa pasimula na sumulat ng isang maayos na salaysay para sa iyo, kagalang-galang na Teopilo, upang malaman mo ang katigyakan ng mga bagay na itinuro sa iyo. Ngayon, ang sumunod na sinabi sa verse 48 ay sinabi doon nang dumating, no? Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon. Ngunit hindi ito natinag sapagkat mahusay ang pagkatayo nito. Ano ba itong baha na humampas sa bahay? Sino ba at ano ba ang humahampas araw-araw sa buhay ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo? Maaari natin itong tingnan sa dalawang perspektibo. Una, ang baha na humampas sa bahay ay inihahalin tulad sa lakas at kapangyarihan ng mga kaaway ng Diyos, kaaway din nating mga Kristiyano, ang pinakamalakas na maaaring ipanghampas sa atin ng kaaway sa araw-araw ay ang mga tukso. Maaaring ito ang yumanig sa atin upang tuluyang bumuo ang ating katapatan sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Ikalawa, sa kabilang banda rin naman ay maaari din nating tingnan ang baha na humampas sa bahay na paglalarawan ng kalooban ng Diyos na subukin tayo. Ayon sa Santiago 1:2-4 o sa 1 Pedro 4:13. Ngayon, pagdating sa talatang 49, ay sinabi naman ng Panginoong Hesukristo ang kabaliktaran nitong tinutukoy niya sa talatang 48. Ang sabi niya po, subalit ang nakikinig at hindi ginagawa ang mga ito ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Nang ito'y hampasin ng ilog ay kaagad-agad na nagiba at malaki ang pagkasira ng bahay na iyon. Sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo na ang sino mang nagsasabi na siya ay alagad ng Panginoong Hesukristo, subalit hindi naman talaga siya nakikinig. At dahil hindi nga rin niya sinusunod ang katuruan ng Panginoong Hesukristo, partikular doon sa itinuturo ng Panginoong Hesukristo na italaga nila ang kanilang buhay sa pakikinig at pagsunod sa katuruan ng Panginoong Hesukristo,
at maging doon sa itinuro ng Panginoong Hesukristo na dapat maging ugali ng kanyang mga alagad, iyan ay magiging kasiraan nila at magiging kapinsalaan pa nila kahit pa sila ay nag-aangkin na sila ay mga alagad ng Diyos. Ano po sa atin ito? Mga kapatid, isang kahibangan na nakikinig tayo ng mga katuruan ni Hesukristo, subalit hindi naman natin sinusunod ang katuruan na yun ng Panginoong Hesukristo. Walang iniwan yan sa taong nagtayo ng bahay na walang solidong pundasyon. Nawa sa anumang napakahalagang kapasyahan natin sa buhay na ito, huwag nating ipagpalit ang mga bagay na may halagang pangwalang hanggan sa mga bagay na ang dulot ay panandali ang kasiyahan. Nawa sa huling panahon na ito na ang sanlibutan ay maraming iniaalok, nakaaya-aya at nakakasilaw na ang dulot ay panandali ang kasiyahan lamang, nawa ay mas bigyan natin ng importansya ang pagsunod natin sa Panginoong Hesukristo upang matuto tayo sa Kanya, makilala natin Siya, lumalim tayo sa Kanya, tumatag tayo sa Kanya, at buong pusong makibahagi sa Kanyang misyon para sa kapakanan ng Kanyang simbahan. Ano po ang prinsipyo? Ang tunay na Kristiyano ay ibinubuhos ang buong buhay sa mga bagay na may halagang pangwalang hanggan at hindi sa mga bagay na ang dulot ay panandali ang kasiyahan. Ano po ang hamon? Bilang anak ng Diyos, ano ba ang dapat na prioridad natin habang nabubuhay tayo sa marangyang sanlibutan na ito? Bilang anak ng Diyos, ano ba ang dapat na prioridad natin habang nabubuhay tayo sa marangyang sanlibutan na ito? Isang magandang hapon po muli sa bawat isa sa inyo, at nawa po, patuloy nating pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita sa mga panahon po na ito. Maraming salamat po. Praise God for His Word. Mga kapatid, ating dalangin para sa bawat isa ang patuloy na kalakasan at karanungan mula sa Panginoon para maging matapat na tagasunod ni Jesus. Sa ating pong pagtatapos at bilang tugon, sabay-sabay nating awitin, Trust and Obey. Love until all on the earth.
Salamat kapatid sa awiting tugon sa mensahe ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos na amin amang makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagdarasal, mingi po kami ng inyong awa. Bigyan niyo po kami ng puso na nauuhaw at palaging nagugutom sa pakikinig at pagsunod sa inyong mga salita. Bigyan niyo rin po kami ng karunungan upang makaunawa kami sa patuloy naming pagsasaliksik ng inyong mga katuruan. Bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng kagalakan at katapangan na ipamuhay ang mga tamang katuruan na mula sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng aming pagsisikap na pagsunod sa inyo ay magbunga po ng matamis ang aming buhay para, Panginoon, sa ikalalago at ikatatatag ng iyong simbahan. Para, Panginoon, ang iba na hindi pa naabot ng iyong kaligtasan, kami po ay maging instrumento na tagapagdala ng inyong magandang balita. Panginoon naming Diyos, gamitin niyo po ang aming buhay katulad ng inyong naisin. Bigyan niyo ng lakas ang bawat isa, hindi lamang sa katawan, kundi sa espiritu. Naway sa gitna ng aming mga kahirapan, mga pagtitiis, kakapusan, at anumang uri ng mga suliranin at hamon sa buhay, hindi nawa nito mabago ang aming prioridad na iyong pinasimulan sa buhay namin. At ito po ay ang patuloy na manatili sa pakikinig at pagsunod sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami na ang aming isipan hindi masilaw ng mga bagay sa sanlibutan na ito na naggagarantiya ng panandaliang kasiyahan. Tulungan niyo po kami na mapagtiisan po naming piliin ang mga bagay na may halagang pangwalang hanggan, sapagkat ito po ang tiyak na mga bagay na hindi nilipas at hindi kailanman mawawala sa amin. Aliwin niyo po kami sa pamamagitan ng inyong mga salita sa panahon na ito. Nawa po matukoy nga sa aming mga buhay na tunay nga kaming mga alagad ni Kristo. Dahil kami ay sumunod at ipinamuhay namin ng may buong katyagaan ang iyong
katuruan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-arap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman. Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid, at pag-ingatan po kayo ng Diyos. Laman po kayo ng aming panalangin.